Kaya bang talunin ng isang former IBF Super Bantamweight World Champion ang 3 Division World Champion na si Janriel Cuadro Alas Casimero? Yan yung malaking tanong ng ibang mga boxing fan ngayon, mga kakwento. Pero bago natin pag-usapan yan, welcome back to my channel, Eljun nga pala, ang pambansang bigote ng Pinas, ang tagapagkwento sa inyo ng mga trending sa social media, sa sports and entertainment, locally or internationally, mga kakwento. So usap-usapan ngayon sa boxing world, sa sports, yung laban ni Casimero. October 12, Ariake, Japan, mangyayari yan. And marami ring iba nagsasabi na again, tune up, fight na naman kay Casimero, another, 'di ba, hindi na naman nasa rank, mahina daw and kagagaling sa retirement, blah blah blah. Ngayon ang tanong, mga kakwento, before ibalak na nilang kalabanin si Rais Alim, Luis Neri at saka yung iba, the problem is ang may bayag na pumalag kay Casimero is itong former IBF Super Bantamweight na si Yukinori Ogoni lang. So wala tayong magagawa kung ganun talaga yung nangyari. Kasi ibig sabihin yan, siya lang yung may balak na pwedeng tumalo kay Casimero. The problem is, yung kanyang record is 21 wins, 8 knockouts with 2 defeats, mga kakwento. Kaya bang talunin ng isang ganong record ang isang 33 wins, 22 knockouts at 4 na talo na 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero? Yan yung tanong ng ibang mga boxing fan ngayon. Kasi alam naman natin, hindi basta-basta itong si Casimero. Remember, nag-post itong si Luis Neri sa kanyang social media account about bago matapos. Di ba mayroong caption, bago matapos yung taon 2023, ipinost niya yung picture nilang dalawa ni Casimero. So ibig sabihin yan, maglalaban sila maybe soon. At maraming mga Mexican fans ang nagsasabing delikado si Casimero. Di ba? So ibig sabihin yan, talagang marami talagang nakakakilala kay Casimero din sa ibang bansa na isa siyang champion at hindi basta-bastang champion. Di ba? Di kalibring champion. Ngayon, sa nalalapit na laban ni Casimero, maraming nagtatanong kung meron bang chance itong kalaban niya, hindi naman daw to kilala. At yung mga nakalaban pa niya before, hindi rin kilala. So ibig sabihin yan, si Casimero talaga yung liamado dito sa laban. Ang tanong, mga kakwento, may laban na nga si Casimero. Pero ang tanong, may laban ba yung kalaban niya? Ibig sabihin yan, may chance ba itong manalo kay Casimero? Alam naman natin na yung Filipos ni Tumbua na isang The Energy, Rio Acajo, na ni-knockout halos lahat ng mga nakalabang Pinoy, hindi nanalo kay Casimero. At marami nagsasabi mas magaling pa daw itong si Nitumbua. Mas magaling pa nga daw itong Acajo kahit na dalawang rounds lang yung lumaban siya. Pero ibig sabihin nito, mga kakwento, hindi rin talaga nagkukumpiyansa yung Hapon na si Ogoni. Kasi alam natin na every fights ng mga Japanese fighter, ipinaghahandaan nila kahit sino yung kanilang itapat sa kanila ng mga boksingero, iba't ibang lahi. Alam naman natin yung mga Japanese fighter is very disciplined, hardworking, mga kakwento. Talagang nagtitraining sila ng puspusan pag meron silang papalapit na laban. So ang kay Casimero dito, liamado siya, 80% Casimero, 20% lang kay Ogoni. Pero wag lang siyang masyadong magkumpiyansa kasi alam naman natin, kalahi yan ni Naoya Inoue. So hindi ibig sabihin na sumuko si diba, Rio Acajo, isusuko rin itong si Ogoni sa laban nila. Malay natin, igagawa ito ng paraan para magkaroon ng upset sa laban at manalo. At maybe bawiin yung
global WBO belt nitong si General Cuadro Alas Casimero. So ang kailangan gawin ni Casimero ngayon, focus sa kanyang training, mentally, physically men, para mas lalo pa niyang ipakita na the best na performance kesa sa nung past fight niya kay Filipos Nitumbua, na maraming nagko-question sa kanyang condition, sa kanyang stamina, endurance, na medyo daw bumagal o humina pagdating ng late rounds. At sabi naman ni Coach Jason Casimero sa kanyang live interview, sinabi doon na may nagtanong na mga boxing fan ni Casimero, bakit daw nang hina itong si General Cuadro Alas Casimero pagdating ng late round sa laban niya kay Nitumbua. Isinagot ni Coach Jason yung issue na yan, na sabi niya minsan daw inagpapakita sila ng kahinaan, na hindi sila nagpapakita na palagi daw nasa condition. Minsan daw nagpapasuntok sila, nagtatrap sila ng kalaban para pag sumugod sa kanila, idyan nila babanatan, bali bibitagin daw nila. Yan yung sinabi ni Coach Jason sa isa niyang live stream na napanood ko nung nakaraang araw. Game plan daw nila yun, mga kakwento, na pwede silang, di ba, bitagin yung kalaban para sumugod at babanatan nila. Maybe totoo or maybe hindi, di ba? Malay natin, mga kakwento. Kasi yan yung iniisip din ng iba eh. Pero daw, sabi ni Coach Jason, italagang ngayon mas lalo pa nilang pag-iigihan at kukuha sila ng conditioning coach sa laban niya kay Yukinori Ogoni. So ibig sabihin nito, hindi talaga sila magkukumpiyansa kasi champion din ito, di ba, mga kakwento? Former IBF Super Bantamweight World Champion Yukinori Ogoni. Kung kayo yung tatanungin, mga kakwento, meron bang chance itong kalaban ni Casimero na IBF Super Bantamweight World Champion, former champion to? Comment down below, what do you think? Ilang porsyento yung ibibigay nyo kay Ogoni laban kay Casimero? Liamado talaga si Casimero dito, real talk lang. Kung hindi ina-knockout ni Casimero dito, unanimous decision, Casimero pa rin yan. Pero syempre, hindi natin, di ba, hindi natin bibigyan ng maliit na porsyento yung kalaban. Maybe mga 20%, kasi alam naman natin yung mga Japanese nga, hindi yan basta-basta nagpapatalo. So comment down below, ilang porsyento yung ibibigay nyo kay Casimero at kay Ogoni? What do you think? Kung Casimero ka, ilike mo ang video na to. At kung kay Ogoni ka naman, meron bang Ogoni dito? Meron bang sa Japanese fighter na kakampi dito? I-heart mo ang video na to and comment down below, bakit siya yung mananalo? I think yun lang, mga kakwento. Don't forget to like, share this video, follow me kung hindi ka nakafollow, para palagi kang updated sa ating mga legit na kwentuhan, hype na kwentuhan sa mundo ng sports, boxing, MMA, and entertainment. Salute. Peace out.